Okay, a wonderful night to each and every one of us. So, alam ko pong kailangan ko pong i-share sa inyo ito dahil yung mga naobserbahan ko po sa mga tao na alam kong hindi mananampalataya. You know what? Meron po silang mga itsura na talagang atat na atat sila, or should I say, talagang gustong-gusto nilang gawin yung mga kamunduhan na kanilang ginagawa. Like yung, alam po ba ninyo, meron mga pagsasaya na kung saan kasama yung mga hindi maganda mga pananalita. Nagbibideo okay nga po, I mean, you know, tapos may mga mura. Tapos nakita ko minsan, makikita mo sa mga mukha nilang parang galak na galak silang gumawa ng gayon. Pero naisip ko, kaya sila ganun kumilos kasi hindi pa nila kilala ang Panginoong Hesukristo. Nakakalungkot po rito, ilan po sa mga taong ito, tinangka na po namin share ng gospel minsan. Pero nakita po namin sa kanila na talagang wala po silang interest. Kaya yan po yung nakalagay sa larawan. Sabi ng Panginoon, kung hindi nila tatanggapin yung libreng regalo o libreng alok ng kaligtasan, mamamatay sila sa kanilang mga kasalanan. Meaning, kamamatayan nila na sila ay isang unbeliever. At yun pong pinakamasaklap kasi pinanganak tayo may sin nature. Amen? Pagkatapos, pag namatay ka pa rin may sin nature, impyerno ang bagsak mo. Kasi dapat ganito, pag pinanganak kang may sin nature, dapat tanggapin mo yung remedy doon sa sin nature. Yun ay walang iba kundi si Jesus Christ. Okay? Pag tinanggap mo yung solusyon doon sa pinakamalaking problema ng mundo, kasalanan, pinakamalaking problema ng mundo yan kasi yan ang in-infiltrate ni Satan sa utak ni Eva. Nang sabihin niya kay Eve na, totoo ba na sinabi ng Diyos na bawal daw ninyong kainin yan? Sabi ni Eve, opo, kasi sabi ng Diyos, kung kakainin namin yan, we will die. No, that's not true. Because the moment you eat that, or you eat that, sabi ni Satan kay Eve, you will become like God. Amen. Wow. Kinagat niya agad. Kasi gusto yata niya maging Diyos din. So, doon pumasok ang sin nature. So, nakita po ninyo, hawa-hawa. Tapos ngayon, nakikita ko po rito sa YouTube, parang yung mga tao, parang makikita mo sa kanila na parang talaga hindi sila interesado sa Panginoon. I mean, yung sinasabi ko po rito sa YouTube, yung mga naobserbahan kung alam ko mga unbelievers ha, na mga tao, na may mga ano rin dito, mga content din sa YouTube, na parang, I mean, yung mga pananalita, no, yung mga itsura nila, makikita mo talaga, you know what? If you're a believer, may something na magbabago sa mukha mo. May something na magbabago sa itsura mo compared nung walang believer. Meron po akong isang example sa inyo. Gagamit po ako ng mga ilang terms dito na parang siguro sa tingin ng iba foul. Pero I really need to present this dahil ito po ay isa sa pinakamaganda kong pwedeng sabihin example para malaman po natin yung distinguishment between a believer and an unbeliever. Ito po. Hindi na po ako magbabanggit ng pangalan. Meron pong isang magandang babae na kilala po namin. Okay. Popular po siya kasi maganda nga po siya. Okay. So, nung bata po siya, talagang maganda. Nagiging muse, you know, alam po ba ninyo? Nagiging siya ang tinatawag kung meron mga hosting job kasi magaling din po siya mag-host, especially kung may mga programs sa school namin dati. And then, ang nangyari po is this. Siyempre, habang bata siya, maganda po siya. Talagang maganda. Tapos, siyempre, sa paglipas ng panahon, nagkakaedad din po naman kami. Hindi naman po forever tayong, you know, bata. Ang problema po rito, unbeliever pa rin po siya. Ito po yung sinasabi ko sa inyong wala pong hilig na makinig sa mga bagay ng Diyos. Ano ba yung mga bagay ng Diyos? Yung mahilig kang makinig sa mga Bible studies. Mahilig kang makinig sa mga nag-preach, ganyan. Diba?
ito wala talagang sense of God. Ito po yung pag sinabing isang tao walang sense of God, nabubuhay yan sa kamunduhan. So maganda siya talaga. Okay. Pero alam po ba ninyo, sa paglipas po ng panahon, maski maganda po siya, makikita mo sa itsura niya na wala siyang glory. Hindi ko sasabihin na tumanda siya kasi talagang nagkaedad din po kaming lahat. Pero wala pong glory yung kanyang muka. Maganda siya pero parang ngayon itsura niya dry na. Ganon din po yung ibang lalaking wala sa Panginoon. Kaya lang ito kilala namin, kaya itong ginamit kong example. The last time na makita ko, sabi ko may edad na at walang glory. At the same time, ito pa yung medyo brutal na sasabihin ko po sa inyo kasi meron, ano ko ba sasabihin? Okay. Let me present it this way. Meron pong isang babaeng hindi kagandahan. Ako na lang, ano po. Hindi naman po siya kagandahan. Ever since, simple, you know? Hindi maputi, hindi rin maitim. I can say it's a morena looking, yeah. But, she's a believer of the Lord Jesus Christ. You know what? May something sa mukha ng babaeng ito na wala doon sa maganda. Na, wow, glory yun. Ayun ang glory. At ito pong maganda. Makikita ng mga unbeliever yung glory sa mukha mo. Tanda po ba ninyo si, sino po ba ito? Si Abraham at saka si Sarah, yung asawa niya. Di ba pumunta sa pero? May nakita yung pero kay Sarah. Maski matanda na si Sarah, mukha pa rin bata. Di ba? Akala niya, si Sarah bata pa lang. Kaya kinuha nga niya, kala niya gagawin niya asawa. Kaya nagsinungaling nga si Abraham. Sabi ni Abraham, hindi ko siya asawa. Pero alam natin na nangyari noon. Nagalit ang Panginoon dun sa paraw. Ang nagkasala si Abraham, nagalit pa ang Panginoon sa paraw. Sabi ng paraw kay Abraham, pambihira ka naman Abraham, ba't nagsinungaling ka? Sinabi mo hindi mo asawa si Sarah. Asawa mo pala, sige umalis na kayo. Kasi pag umalis kayo, hindi na magagalit ang Panginoon sa amin. Hindi na kami susumpay ng Panginoon. Ang point ko po rito is this, si Sarah maski matanda na, maski kung tutusin mukha na dapat pasas, mukha pa rin siyang ubas. Yun po ang pinopoint ko, pag believer ka, lagi kang mukhang ubas. Hindi ka mukhang pasas. Amen? Yung mga unbeliever na babae kahit gaano kaganda, mukhang pasas. Marami pong mga popular na tao. Hindi na ba ako magbabanggit. Magaganda po sila pero mukhang pasas. Dahil wala kay Kristo. Gusto mo maging ubas? Pumunta ka kay Kristo Jesus. Mukha kang young looking. Alam niyo kung bakit? Alam kong sinasabi ko. Isaiah 40 verse 31. Nandun po yan. Basahin nyo. Sabi niya, even the youths will get tired. But all those who trust in the Lord will renew their youth. Renew their strength. They will soar high like the eagles. Sabi niya. Diba? I mean, it's something that we really need to understand who we really are in Christ. Yun po yun. Tandaan po ninyo, yun pong gusto ko pong sabihin. At ang pinakamasaklap po nito, mukha ka nang pasa, susunugin ka pa sa impyerno pagdating ng panahon kung hindi mo tinanggap si Jesus. Kaya ito po yung sinasabi ng Panginoon, may sinabi siya sa Bible, ayan po yung nakalagay dyan eh. Sabi niya, mamamatay kayo pag hindi ninyo ko tatanggapin. Or should I say, mamamatay kayo pag hindi nyo pinakinggan yung aking salita na sinasalita ko sa inyo na ngayon ay nire-reject ninyo. Tandaan po ninyo, bakit pupunta ang tao sa impyerno? Because of the rejection of Jesus. Hindi pupunta ang tao sa impyerno dahil nagkasala siya. Yung hindi, kasi ang tao talagang makasalanan. Everyone sin. Nag-provide ang Panginoon ng solusyon. Ito yung binigay niya yung bugtong na anak niya. Ang Diyos anak namatay sa cross. Tapos, inaalok ngayon ng Diyos Ama ang buong mundo. Here is my son. Receive my son as your very own personal Lord and Savior. Anong ginawa ng mga tao? Mas gusto nila magbukang pasas. Dahil nireject nila ang gospel of grace ni Jesus. Ay, lumalamig na po ang panahon, Lord. Thank you. Kainit kanina. At pag lumamig, hindi na tayo mukhang pasas. Mukha na tayong ubas.
So, iyon po ang sasabihin ko po sa inyo. It's something that we really need to know or realize who we really are. Mga anak po tayo ng Panginoon. Pero, sabi ng Panginoon kasi, mamamatay sila sa kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, pag kinamatayan nila na unbeliever pa rin sila, talagang may impyerno po sila. May impyerno po. Sa ngayon, yung mga namamatay na unbelievers nasa Hades. Later on, mapupunta sila sa Gehenna pag natupad na lahat ng mga programs ni Lord Jesus. Sabi niya rito, if you were just born once, ano yan? Paano yung sabi yan? If you were born once, sabi niya, you will die. Diba? And then, if you were, kung minsan ka ng pinanganak, dalawang beses kang mamamatay yon. If you were only born once, you will die twice. Diba? But if you were born twice, you will die only once. Oh, ang ganda, diba? Kasi minsan ka lang mamatay. Kasi yung kaluluwa mo, may buhay na walang hanggan na. Alam niyo, sa Bible, pag sinabing namatay, ito po yung mga namatay na kasi patay na yung pag-asa nila, napunta sila sa impyerno. Baka akala ng iba ganito ah. Baka akala naman ng iba, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi nyo ako tatanggapin ka ni Jesus. Baka akala nila, pati yung kaluluwa nila mamatay. Nope! Ang kaluluwa magpapatuloy yan. Ang Bible po malalim. Ang ibig lang sabihin ng Panginoon doon, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi nyo ako natanggapin. Ibig sabihin, mamamatay kayo. Ibig sabihin, pag namatay, wala nang pag-asa, di ba? Yun ang ibig sabihin nun. Wala na kayong pag-asang maligtas. Kung kinamatayan nyo na yan, kaya habang may panahon pa, decide for yourself to receive Jesus. Gusto nyo po ba tanggapin si Jesus? Ngayon, okay, mag-pray po tayo. Father God, I know I am a sinner and that I need a Savior. Father God, I know that I've done a lot of things na hindi po nakalulugod sa inyo. Inaamin ko na nagkasala po ako, pinagsisisihan ko na po ito. And I want to accept your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, to be my own very personal Lord and Savior. Lord Jesus, come into my life right now. Come into my heart. Drive my life. Pilot my life, Lord. Lead me, Panginoon. From now on, pinagsisisihan ko po lahat ng mga sins ko, past, present, and future. I believe, Lord Jesus, na matay ka sa krus para po sa akin. Sapat na po ang iyong kamatayan once for all time. Thank you, Jesus. Alam ko, mayroong isang magandang buhay na naghihintay para sa akin ngayon. Dahil, tinanggap kita sa buhay ko. And you are now the King, the Lord, and the Savior of my life. Holy Spirit, tatakan mo po ako ng selyo, ng kaligtasan, na kailanman hindi na mawawala. Salamat po, Diyos Ama. Salamat, Diyos Anak. At salamat, Diyos Espiritu Santo. In Jesus' name, thank you for saving me. Naniniwala ko I am saved now until forever. In Jesus' name, amen and amen. Kung taos sa puso mo ang panalangin yan, I believe you got saved. You got born again. Ang gawin mo ngayon, magbasa ka ng Bible, lumago ka, mag-share ka ng good news, i-share mo yung natutunan mo. At lagi mong tatandaan, hindi ka napasas. Ikaw ngayon ay ubas. Sabihin mong edad mo, 70 anyos ka, 8 years old ka, ubas ka na. Yung iba, maski 10 years old o 15 years old sila, pero hindi nila tinanggap si Lord, mukha silang pasas. Okay? Tayo, ubas. Mga ubas na minamahal ni Jesus. Mga ubas na inaalagaan ni Jesus at special kay Jesus. Sapagkat tayo ang kanyang mga sinisintang anak. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, please do. Click mo yung notification bell, okay? Huwag mo kalilimutan yan.
Pagkatapos, pag naklik mo na, i-share mo itong video nito. At huwag mo rin kalimutan sana mag-comment. Okay? At sabihin mo yung mga gusto mong sabihin. Sabihin mo yung mga ginawa ni Lord Jesus sa'yo. O kung may suggestion ka sa channel natin, open ako. Basta kaya ko po, pwede po nating i-topic. Mag-request kayo ng mga topic na i-vlog natin. You can, of course. I am really willing to, you know, to give what you want or what you need sa atin pong channel. Basta po tungkol sa Bible, tungkol kay Jesus, anything. Okay? Again, gabi na po. Maliligo pa po ako. Medyo lumalamig na po. As always, Jesus truly loves us all.